talagang gawin yung loop ng ano eh, Taal. Taal, Batangas loop. Siguro mga pagkatapos sa mga isang oras ay kalahati, dadaan mismo tayo sa tabi ng Taal Lake. Gumaganda na yung panahon, makakapagpalipad tayo ng drone. Ngayon ako entering Agoncillo. At bumuhos na nga ang malakas na ulan. At meron kami nakitang isang silong na pwede muna naming pagpahingahan. Ah, umulan na! Hindi mo ako nagluto. Magiging masarap tong talong. Kasi may alat ng tuyo. Gedli-gedli lang tayo nagluluto ng tangalian natin, no? Masarap talaga ulaman yung mga tuyo, kamatis, ganyan. At sa pagpapatuloy ng ating biyahe, tuloy tayo sa pag-iikot-ikot dito sa South. Ito talaga dito na kami sa Tagaytay, bakit hindi namin gawin ang Batangas-Taal Loop? As early as 9 a.m. ay lilisanin natin itong Tagaytay dahil nakapag-decide kami na gumawa ng loop ngayon. Iikutin natin yung buong Taal Lake. And welcome back to another episode. Ang Tagaytay ay kilala sa mataas at malamig na lugar. Kumbaga, ito ang pinakamalapit na Baguio City ng Manila. At maliban doon, isa rin sa mga dinadayo sa lugar na ito ay ang Bulalo. Along the way, nadaanan namin ang isang palengke. Na ginagawang bulalo. Dito ka pwedeng bumili ng mga sariwang karne ng baka para gawing bulalo. Baka may tuyo na mahal. Ayan. Ito may tuyo. Ayan na akong tuyo. Anything na gusto mo? Pinapay. Pinapay ka lang siguro. Baka pong bumibili si Prisha ng tuyo na lulutuin namin along the way, gusto ko talagang gawin yung loop ng ano eh, Taal. Taal, Batangas loop. Yung lake ng buong Taal na tinatawag ay iikuti natin. Nililoop ng mga nagbumotor. Coastal road tayo. And then pasok tayo ng Santa Teresita, Cuenca, Banay-Banay, Malvar, Tanawan, Santo Tomas. Yan ang ruta natin ngayong araw na to. Sana gumanda yung panahon para makapagpalipad tayo ng drone. Malakas talaga yung hangin, napakalakas ng hangin. Ulan ng ulan. Parang kulang ako sa tulog ah. Oo. Mamaya tulog na naman ako. Ito gabi, prito ka. Ay, wala akong mantika. Wala tayong mantika. Ayan, meron na tayong mantika. Wow! Tamis? Hindi. Meron na kaming tuyo. Magkano yung tuyo? 35 pesos na yan. 35 pesos to? 1, 2, 6 na piraso? 35? Lakas kita. Magbagsak na lang din kaya tayo ng tuyo. Pag dinerecho natin yan, punta na Sugbo yan. Pero dito, kakaliwa tayo. Ito yung bagong daan na never ko pang nadaanan. O nga pala, Boy First Time ka pa. Sa lahat naman gusto umorder, message lang sa Boy First Time page sa Facebook. So magiging road trip pa ng gagawin natin ngayon. Kahit na hindi tayo nakamotor, eh maglulup tayo. Maliit na loop lang naman ito. Loopers ka rin ako. Looper ka na rin. Ang alam ko yung bagyong Egay lumabas na ng Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit ganito na naman yung panahon natin dito sa Luzon, na ang lakas na naman ng hangin, dumidilip na naman yung mga kalangitan. May papasok ba na isang bagyo pa, diba? Gumana pa rin dati, di ba na yun? Asod na kakadalawang bagyo na ang meron. Or dahil nga siguro ganito yung panahon kasi nga nasa taas tayo ng bundok. Masarap. Lima lito eh. Mahangin. Yung kagabi, sobrang lamig talaga. Kasing grabe, sarado na yung sasakyan. Pero nilalagyan namin ng awang yung mga bintana. Kasi nga may mga visors naman to. Para may exhaust. Ang lamig na nga, nag-electric fan pa magdamag. Hindi tayo nakakumot kahit sobrang lamig, di ba? Hindi mahal kasi kapag may electric fan, pili ko na sa pwede ako. Ah, oo. Kasi nga, ngayon ka lang natulog dito sa fan. Grabing panahon yan kagabi, oo. Nagigising ako sa sobrang lamig. Tapos nagigising din ako kasi umuulan, di ba? Yung van nadadala ng hangin, di ba? Parti dyan, napakabigat na nito ng karga ng mga to. Ganun kalakas yung hangin kagabi. Wait lang.
Okay, wait lang. Bago tayo tumuloy sa ating biyahe, meron tayong nadaanan dito. Which is common na to sa mga pumupunta madalas dito. Hindi lang ako makapagpalipad ng drone kasi nga ang lakas ng hangin. Pero dito sa harapan natin, meron tayong nakikita nyo na parang Disneyland. Actually, Disneyland talaga dapat yan ang Pilipinas. Kaso, sinara siya after pandemic, during pandemic. Pero nag-operate daw siya dati noong 2006 to 2016. Kung hindi ako nagkakamali, pakikorek ako kung mali ako doon. Yun lang, sayang. May Disneyland na sana tayo dito sa atin sa Pilipinas. Hassle yung lakas ng hangin. Sayang yung drone shots, hindi tayo makapagpalipad. Tanga yan, sigurado. Napansin mo, mula Tagaytay, lahat ng bulaluhan, merong original, the original, magkakatabi, the original, the number one bulalo. Hanggang dito sa Lemery, home of the best bulalo. Parang grabe yung rivalry ng bulalo dito. Hindi ko tawag dito, capital bulaluhan of the Philippines, no? Parang? Siguro mga pagkatapos sa mga isang oras ay kalahati, dadaan mismo tayo sa tabi ng Taal Lake. Gumaganda na yung panahon, makakapagpalipad tayo ng drone. Yan na ako entering Agoncillo. Ang ganda! Sige, maghanap kaya tayo ng spot na pwede natin magluto, no? Huwag dito. Attraction to. Ito na mismo yung tinatawag na Taal Lake. Yung mga nakikita nyo ng mga square-square na yan is ano yan, para mga tangke yan ng mga isda na made of kawayans. Sa normal na isang palaisdaan, tangke-tangke kong tawagin, di ba? Meron talaga mga pilapil. May net yan sa ilalim, di ba? Floating kawayans na merong net. Been on my mind, sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around us. Pack our bags and get in that car. Real far, let's get out. We can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take. At bumuhos na nga ang malakas na ulan. At meron kami nakitang isang silong na pwede muna naming pagpahingahan. Ah! Umulan na! Yung mga latiris. Masasaktan. Okay, stopover muna tayo dito sa gilid ng kabundukan. Zigzag kabundukan. So dito, sa sulok, wala rin kaming pwedeng mahintuan sa baba. May mga tiyanek kami doon, kaso syempre private property yun kasi mga lokal dito. Yung kabundukan na yan, yung mataas na yan, Tagaytay yan. Ayun yung mga Ferris wheel sa taas, oh. So kung dito ka sa baba, talagang mataas pala talaga ang Tagaytay, no? Malaking mataas na bundok pala talaga siya. Ay no. Tapos itong lake na to, makikita nyo to kapag kayo andun sa taas ng Tagaytay. Yan yung nasisilip ninyo dito. Hindi ko lang alam kung saan dito yung Taal Volcano. Either maaring ito yun, pero hindi naman yan yung Taal Volcano eh. Ang Taal Volcano malaki. Hindi yung bundok na maliit, ang alam ko. Hinto muna kami dito para magluto kami ng tanghalian namin. Pwede na to. Kasi
cooking along the road. Pritong talong. Nagluto na rin ng kanin dito gamit ang bluwetti. Ayan o. Sabi ko sa inyo, nakakaluto yan ang kanin. Pwede maglagay ng rice cooker dyan. Plus, lulutoy ba itong toyo? Plus toyo. Tapos may mga inumin naman tayo dyan. All good. Daming dumadaan, nagbabagal sila kasi siguro nakikiri sila kung anong pinagagawa namin dito sa tabi ng kalsada. Yung mga ibang sasakyan, yung mga malalaki, yung mga Hilux, mga ganyan, may idea sila kung anong ginagawa namin eh. Bumubusina sila, pero iba talaga, mga eh. Makakasanayan din natin dito sa Pilipinas ang ganitong klase ng pagbiyahe. Magiging masarap tong talong kasi may alat ng tuyo. Ganitong trip ang gusto ko. Ganitong mundo ang gusto kong galawan noon pa man. Simpleng buhay, simpleng pangangailangan. Umabot man tayo sa panahon na mag-iba na ang estado ng buhay, ganito pa rin ang pipiliin ko. Posibleng tataas ang antas ng buhay, pero lagi kong iaapak ang mga paa ko sa lupa. Sarap yung suka. Mga langgam, habang kumakain tayo, tayo naman yung kinakain eh. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Para sa akin, mas masarap pa rin kumain ng tuyo sa lugar na ganito kaysa kumain sa mamahaling restaurant sa syudad na puro naman ingay. Late lunch, sa gilid ang Taal Lake. O diba, kakaiba? Pwede akong kumain dito. Sarap ng feeling ng kumakain ka ng luto mong tanghalian sa tabi ng kalsada. Tuloy ang biyahe natin. Habang inuubos na lang ang natitirang kilometer ng loop na ito, hindi pa rin kami makamove on sa ginawang trip namin sa daan. Nag-enjoy ka sa pagkain? Oo. Yung cravings natin sa tuyo, nakain na natin. Nagdamit pa. Saka yun talaga pinaka the best na ulamin kapag ganito yung panahon. Di ba? Hindi eh, kahit nga hindi tayo bumabiyahe. Di ba kapag tag-ulan, masarap talaga ulamin yung mga tuyo, kamatis, ganyan. Eh, how much more na nasa biyahe tayo tapos gilid-gilid lang tayo. Gedli-gedli lang tayo nagluluto ng tanghalian natin, no? Inabot lang kami ng walang isang oras, luto lahat ng mga pagkain namin. Kung nagluto kami sa kalan ng kanin, wala, siyam-siyam yun. Pero sana no, mayroon tayong madaan ng ilog ba? O batis na malinis? Eh, hindi, ilog na lang. Ayoko na ng batis. Batis yun sa lake batis, di ba? Hindi, okay. Okay. Pag batis, walang buhaya. Pag lake, mayroon buhaya. Wala, ito naman. Ang buhaya eh. Sekreto dyan, oh. L. Oh! Oh, Mantarik, bagal pa rin. Pero akit yan. Grabe ah! Pag tumakbo ako, mas mabilis pa ako. Katakbo yan. Akit. Ayan. Mga nakapatong sila na isa. Bygone lang. Bunta. Ito kasing L. Yan yung pinakamalakas sa lahat. Hindi ko lang alam mo ano ibig sabihin ng L na yan. Yung 2, kahit ilagay mo dyan, meron pa rin siyang kakayanan na umakyat, pero nagkakambi siya kung sa red, parang automatic drive. Pero ito, pag naka-L, wala na yung no worries yan. Halimbawa na nga lang, di ba, yung reserve TV. Oo. Loaded, 500 plus kilos ang weight na dinagdag. Pero, nag-Philippine loop, umakyat ng mountain profits. Sabagal nga lang. Pero bakit yan? Hindi, meron silang time na tulak talaga pataas. Ah, may tulak daw sila. Yung sobrang tarik na tawa ko na kunagwento sa akin ni Sir Plus TV yun. Natutulog yung dalawa sa likuran. Nung sobrang tarik, numinto na, patras na. Uy!
Gisingan. Tumirin nagsigisingan daw, tapos nagsitalunan daw para bigilan. Pero ibang level na kasi yung Mountain Province. May mga lugar pa rin naman kasi talaga na medyo hindi ganun kaahon sa Mountain Province. Pero siguro yung pinuntahan nila, malala. Oo. Oh. Matarik talaga man. Ito matarik ngayon. Kaso pababa tayo. What more kung papuuwi dito? Buti na lang, ganitong ruta yung ano natin, no? Pa-counterclockwise. Ay, may matarik doon. Ayun. Tarik na lang. Tarik na na. Medyo nangangalahati na tayo sa loop natin. Batangas Taal loop natin. That's the one. Naglo-loop naman ang minivan yung dala. Bibigyan kita award. Ano? Yun nga. Bibigyan mo na. May plaket din ba to? Oo, bibigyan kita. Boy, first time. Concord. Batangas Taal loop. Mileage, 212 kilometers for 30 days. 43 kilometers na lang at matatapos na ang loop. Literal na tagaytay. Ay, skyrun sa taas, oh. Okay, time check tayo. 2:30 ng hapon. Meron tayong 43 kilometers bago natin marating ang probinsya ng Laguna. Dati mga linyahan ko, di ba? Pag-Pilipino. At dahil loop nga ang pinag-uusapan, napag-usapan din namin ang nalalapit na third Philippine loop ko kasama si motor ni Juan. Pero naalala ko dati yung Philippine loop namin. Dalawang Philippine loop ko, di ba? Talagang discolored talaga ang ulan. Sana ngayong paparating na third Philippine loop ko eh, hindi na tulad ng dati. Anong buwan ba ang pwede? Ewan ko. Anytime naman, pwede nang bumagyo, pwede nang umiinit eh. Sira na ang ano natin, oo, no? Oo. Di ba yung summer natin, yung summer, pero umuulan. Wala nang tag-ulan ngayon, wala nang tag-araw. Oo, oo. Iinit kung kailan niya gusto. Oo, lang kung kailan niya gusto. Oo nga. Makasa na daw gusto. Rowan! Joke lang naman yun! Pinatulan mo naman! Yan tuloy! Maglaloop tuloy tayong dalawa! Ipaparanas ko sa'yo ang lahat ang ng hirap na pinagdaanan sa Pilipino. Akala mo ganun-ganun lang yan? Ito ang biyaheng pag-uwi mo ng Maynila ulit. Sabihin mo, ibibenta mo na lahat ng motor mo. Ito ang biyahe pag-uwi mo, yung ginamit mong motor. Isusumpa mo, ayaw mo siyang makita ng dalawang linggo. Kasi ano mo kung bakit, bro? Sa tuwing makikita mo yung motor mo, mararamdaman mo lahat ng pagod ng ligo tuwing tinakot yung motor ni Juan. Madali lang yun. Madali lang sabihin. Pero once na natapos mo naman ang Philippine loop, ibang tanga lang ang ibigay lang sa'yo. Iba yun, ibang level. Sabihin natin, respetado na si motor ni Juan. O pag nag-Philippine loop ka, certified Philippine looper ka, kung ganyan kakarespetado, pag nag-Philippine loop ka, uuntog ka na dito. Kaya hindi ka pwede sumakay dito sa van kasi uuntog ka. Matagumpay na natapos natin ang loop. Oras na para bumalik talaga kung saan nagsimula ang loop na ito, sa Bael, Laguna. Rumala! Rumala! Ito na! Ito na! Kakaibang experience na naman ang naganap. Memories na hindi na mabubura kahit kailan. I will be Tuloy pa rin ang pag-iikot natin dito sa South Luzon. Kaya huwag niyong palalagpasin ang mga susunod nating upload.